Hi teachers and welcome po sa Moy Moy Husto Channel. Para po teachers, sa video po na ito ay nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang isa pong learning management system na maaari din po ninyong magamit sa inyo pong pagtuturo online. At ito nga po ay ang MyViewBoard by ViewSonic Philippines. Kung inyo pong matatandaan teachers, last June po ay nagandog po sa atin ang DepEd EdTech Unit ng tutorial on how to use this learning management system sa atin pong pagtuturo online. At nakatuwa pong isipin na karamihan po sa ating mga guro na nakadalo po sa kanilang webinar na iyon ay marunong na po ngayong gamitin ito sa kanila pong pagtuturo. And also teachers, as you can see po sa inyong screen, iyan po ang ilan sa mga gawa ng ating mga guro na nakadalo po sa kanilang mga webinar na iyon. At mapapansin po ninyo, naging malikhain po lalo ang kanila pong pagtuturo dahil po sa tulong ng MyViewBoard na ito. At before we proceed po teachers sa atin pong tutorial on how to use this software, ay magkakaroon po tayo teachers ng pag-giveaways. Okay, mayroon po tayong giveaways. Ito po ay sa tulong po ng ViewSonic Philippines at ng aking channel, ako po ay mamimigay ng mga giveaways po para sa inyo. Kami po ay mamimigay ng t-shirt by ViewSonic, notebook, ID lace, and ball pen. Okay? Kami po ay pipili ng mananalo po sa giveaway na ito. So, natutuwa na teachers, nagkaroon ka pa ng papremyo. So, para po sa mechanics sa atin pong giveaways na ito, ay narito po ang inyong mga kinakailangan pong gawin. Okay? So, una po, ilike po ninyo ang video na ito at mag-subscribe po kayo sa akin pong channel. Moy Moy Husto, wag po kayo maya teachers, pindutin nyo po yung subscribe button at ilike nyo lang po ang video na ito. Okay? Yun po yung una. So, pangalawa naman po teachers ay ilike po ninyo ang FB page po ng ViewSonic Philippines at ang MyViewBoard. Ilike po natin yan para po maging updated po tayo kapag mayroon pa po silang mga webinar para po sa ating mga guro. At pangatlo pong mechanics teachers ay ishare po ninyo ang video na ito sa inyo pong Facebook account or Facebook group para mas marami pa pong guro ang makaalam po patungkol po sa Tagalog tutorial on how to use this learning management system, dahil I'm sure po na malaking tulong po ito sa inyo pong pagtuturo. At ang last po sa ating mechanics ay i-comment po ninyo ang inyo pong full name, city address, ang inyo pong trabaho at saang school po kayo nagtuturo. For example po ako, so ilalagay ko lang po sa comment section, Moy Moy Husto, Quezon City, teacher, Philippine College of Criminology. So, mas maraming comment po, mas malaki po ang chance na kayo po ang mapili namin na mabigyan po ng mga pag-giveaways po namin. Okay, gets po ba yon? So, mag-comment na po kayo ng mas marami pong comment, dahil mas maraming comment po teachers, mas malaki po ang chance na kayo po ang mapili namin para mabigyan po ng aming mga pag-giveaways. But before we proceed po, dahil nga po ito ay sponsor po ng ViewSonic Philippines, ay bibigyan ko muna po kayo ng overview about po sa kanila pong company at sa kanila pong product na MyViewBoard. At ito po ang akin pong tatalakayin sa video po na ito. So ang ViewSonic po ay nag-umpisa po noong 1987. So ang kanila pong pinaka-headquarters ay sa California, USA. Pero mayroon po silang mga offices in different countries around the world. At sila po ay nagbebenta ng kanila pong product, hardware, and software around 100 countries. Imagine that teachers, sobrang dami pong bansa yung pinagbebenta nila. At ang dami pong teachers ang natutulungan nila dahil po sa kanilang mga product po na ito. And as you can see teachers sa inyong screen, nagbebenta rin po sila ng kanilang product like monitor, projector, digital signage, ViewBoard interactive display at ang MyViewBoard na isa pong software. At iyan nga po ang akin pong ituturo sa inyo, ang MyViewBoard software, on how to use that and also how to integrate that software para po makapagturo kayo ng mas interaktibo at malikhain. At ang MyViewBoard po ang ating tatalakayin para po sa video na ito. So ano nga po ba ang MyViewBoard? So ang MyViewBoard po ay isang software that helps teacher to prepare,
present and ask their student to participate in the lesson. So ang kagandahan pa po dito, teachers, ito po ay maaari po ninyong magamit sa inyo pong Android phone, both Android and also iOS. Pwede rin po natin itong i-install sa atin pong laptop. Kung tayo po ay Windows, pwede rin po natin itong i-install. At ang kagandahan pa po dito, teachers, pwede po natin itong i-integrate sa atin pong Google Classroom. Diba? Sa pagtuturo po natin ngayon sa online, kinagamit po natin ang Google Classroom. So, pwede po natin itong i-connect sa atin pong Google Classroom para mas maging malikhain pa po ang atin pong pagtuturo. So, this software po, teachers, can be installed using PC desktop, laptop, and mobile phones, both Android and iOS. At ang kagandahan pa po dito, teachers, ito po ay free. As in 100% po, wala po tayong babayaran. Hindi po ito katulad ng iba pong software na may free trial lang po at may limited time or days lang na maaari po nating magamit. Wala rin po itong monthly subscription. So ito po ay maganda talaga sa atin pong pagtuturo dahil magagamit po natin ang full features ng kanila pong software na ito nang wala po tayong ilalabas na pera. So katulad nga po ng sinabi ko po sa inyo kanina, so ito po ay ginagamit ng teachers to prepare, present, and participate to encourage student to participate po in our lessons. Kaya po hati-hatiin ko po ang tutorial na ito sa tatlo pong bahagi, okay? So, apat po na videos on how to prepare your lessons para po makapagturo po kayo online. At tatlong videos naman po on how to present your prepared lesson. At isang video naman po kung paano po makapag-participate ang inyo pong mga students sa inyo pong My View Board. So, para po sa video na ito, ito po yung first video natin on how to prepare your lesson po gamit ang My View Board. Ang ituturo ko na muna po sa video na ito is how to sign in and also to sign up, how to create your account po muna sa My View Board at paano po ninyo ito madadownload at ano po yung mga basic features na makatulong po sa inyong pagtuturo at ano po yung mga icons na kinakailangan po ninyong kabisaduin para mas maging madali po ang inyong paggawa ng mga lessons, makapag-present at makapag-participate po kayo sa inyong pagtuturo online with your student. With that, so mag-umpisa na po tayo, teachers. Hi teachers and welcome po sa Moymoy Husto Channel. So ngayon naman po teachers, ang atin naman pong gagawin ay tuturuan ko na po kayo kung paano po kayo gagawa ng account sa inyo pong My View Board. So ang una po natin gagawin ay punta po tayo sa kanila pong website. Type lang po natin My View Board or kaya myviewboard.com. Tapos yung una pong lalabas doon teachers, yun lang po yung ating pipindotin. Tapos may kita nyo po dyan po sa inyong screen, it's either kung may account na po kayo, pwede na po kayong dumirekta mismo sa inyo pong Google account or Microsoft account or Apple account. Pero kung wala pa naman po, magsa-sign up po muna tayo. Dito po sa pag-sign up natin, I suggest po para hindi na po tayo mahirapan pa sa pag-sign up, gamitin na lang po natin yung ating mga existing account kung tayo po ay mayroong Google account or Microsoft account and Apple account. Pero kung ayaw nyo naman po yung gamitin teachers, pwede naman po. Kailangan lang po natin ilagay yung full name natin tapos yung iba pong email na gagamitin po natin. And then click lang po natin tong agree. Tapos ito pong isa and then magne-next lang po tayo. So ganun lang po yung gagawin natin para po tayo ay makagawa ng account. So ako po, gagawin ko lang dahil para di na po mahirapan, I will use my Google account. So sign up with Google. And then, pipili po tayo ng atin pong Google account na gagamitin po natin sa pag-create ng account. So, gagamitin ko po itong account ng kapatid ko sa paggawa po ng My View Board account ko for this tutorial. And then, after that, teachers, ito po yung ating makikita. Okay? Nakalagay po dyan, "Welcome back, Angelica. Let's us customize your experience." So, I use My View Board for, select lang po tayo ng details kung saan po natin ito gagamitin. So, tayo po, education po yung ilalagay natin. I am a teacher. Depende po sa inyo kung ano po yung profession ninyo.
work in a high school. And then located in, lalagay din po natin dyan, Philippines. So sobrang dali lang po nito. Tapos there are a lot. There are about. Ito po yung nakalagay po dyan kung ilan po yung expected natin na mag-join po sa ating class. So lalagay ko na lang po is 50 to 1,000 people. And then, click lang po natin dito sa ibaba yung ito po. I-check lang po natin ayan and then click finish up. Okay. And then, that's it teachers. Pwede na po natin siyang i-integrate po sa ating Google Drive pati sa ating Google Calendar. Para ka po kapag may mga announcement na ilalabas po ang My View Board, so automatic na po siyang mag-pop up po sa ating Google account. So ako po, gusto ko lang siya, i-skip ko lang. Then confirm. May kita nyo po dito teachers, naka-premium na po. Kasi po ito po ay 100% free katulad po ng sinabi ko kanina. Wala po tayong babayaran kahit na monthly subscription. Wala po tayong babayaran. Wala rin po itong free trial. So 100% po ito na magagamit natin yung full access po sa kanilang software. And then, kung mapapansin nyo po dito, teacher, sa upper right, okay, pareho po yung My View Board name ko, pati yung email. Pwede po natin yung baguhin kasi po itong My View Board name, ito po yung email na ibibigay po natin sa ating mga students. So, kung nakakalito po yung name na nilagay po natin dyan upon sign up, pwede naman po natin yung baguhin. So, punta lang po tayo dito. Click lang po natin itong avatar po na ito. And then, click po natin yung edit account. Tapos po, dito po sa edit account, may kita po ninyo dyan yung name na ginamit po ninyo upon signing up your My View Board. So, ito po yung first name, last name, tapos yung My View Board name. So, ito po yung email ko na ginamit. Yun na po kasi yung nagiging automatic na My View Board name din po ninyo. For example po, ito po gusto ko rin po ay maging Angelica. Gusto ko rin pong maging Angelica Gusto. Di ko na lang po nilagyan ng space. Okay? So, ganyan na po yung mangyayari. Pero yung My View Board name po ninyo, depende po yan kung may kapareho po kayong name. So, yung mas maganda po, lagyan nyo na rin po ng number. Yan, Angelica Usto 03. And then, click lang po ninyo yung confirm. And then, that's it po. Click lang po ninyo yung confirm. Tapos, kung gusto nyo rin po lagyan ng profile picture yung inyong personal avatar, ito po, pwede naman po dito po sa upload. So, ganoon lang po yung atin pong gagawin at mayroon na po tayong My View Board account. Okay? Sign up lang po yung atin pong gagawin. So, paano po natin i-download yung ating software para po magamit na natin? So, dito po sa upper right, okay, may kita po natin dyan. Ito po yung join whiteboard session. Okay, nandyan po, share your screen. Okay, pipindutin lang po natin ito po, itong arrow po na pababa. Kalagay po dyan, download My View Board applications. Click lang po natin yan. And then, kailangan lang po natin piliin teachers dyan yung My View Board for Windows 64-bit. Tapos, pwede rin po natin siya, by the way teachers, pwede rin po natin siya gawing Chrome extension kung gusto po natin. Pero, may software naman po. So, yung software na po yung ating gagamitin. And then also teacher, mas maganda rin nag-download yun na rin itong companion on Google Play sa inyo pong cellphone. Ang gagawin po kasi dyan teacher, magla-login po kayo sa inyong cellphone using your My View Board companion app. Ida-download nyo po yun sa Play Store. Tapos pag in-scan nyo po yung code doon, automatic na po na magsa-sign in po yung magsa-sign in na po yun sa inyo pong software. So mas madali na po, hindi na po kayo magta-type. I-scan nyo na lang po magsa-sign in. Ay, ganoon na po yung tulong po kapag may companion app po kayo. So para po i-download po natin yon, ito po yung i-click natin, My View Board for Windows 64-bit. Click lang po natin yan. And then automatic na po yan teacher, dito po sa ibaba, mag-start na po yung download process po niyan. So ako po dahil mayroon na po akong account na yan, hindi ko na po yan tatapusin dahil sayang po sa memory, so ika-cancel ko na po yan. So kung mapapansin nyo po teachers, dito po sa aking desktop, nandyan na po yung My View Board icon kasi po na-download ko na po siya. So after nyo pong pindutin po yung My View Board po doon sa ibaba po ng ating screen, mayroon lang po kayong i-click doon na install and next, tapos gagawa po kayo doon ng My View Board name po ninyo and email, ilalagay nyo po doon yung email ninyo and then may marireceive po kayo na activation email. Doon po sa inyong activation email po,
Kailangan nyo lang pong pindutin doon yung activate. Katulad po niyan, nakikita po ninyo sa inyong screen. Ayan po yung email na makikita, na marireceive po ninyo sa inyong pong email. So, kailangan nyo lang pong pindutin dyan yung activate para po ma-activate na yung inyong account po at maging premium na po. So, ganun po yung atin pong gagawin. Okay, now. So, ito na po yung magiging interface po ng ating screen after po nating i-open po yung My Viewworld account. So, kung mapapansin nyo po dito, nandito po yung sign in. So, kailangan ko po munang mag-sign in po kung ano po yung aking ginamit na account upon signing up. So, ilalagay mo po dyan yung email and also yung password mo. Tapos, ito pong check, pipindutin mo po yan para po makapag-sign up ka na. So, ako po, meron na po akong, dahil meron na po akong companion My Viewworld app, ang gagawin ko na lang po is bubuksan ko po yung aking companion My Viewworld app. And then, yung scan po, ito pong scan na nakikita po ninyo sa inyong screen, ito pong QR code, itatapat ko lang po ito sa cellphone ko and then automatic na po siyang magkakaroon po ng account. So, pipindutin ko lang po itong no dahil, tapos makikita nyo po dito po sa itaas, nandiyan na po yung akin pong dating account sa My Viewworld. Kapag meron na po yung name dito, ibig sabihin po, kayo po ay successfully na nakapag-sign in. Okay, gets po? So, dito po, lalabas na rin po dyan na gamit ko na po yung aking account at naka-premium na po. So, ganun lang po yung atin pong gagawin sa atin pong pag-download at pag-sign up po ng account. So, ngayon naman po, teachers, ay tuturo ko po sa inyo yung ilan pong basic features po ng My Viewworld. Okay? So, para nakikita nyo po sa inyong screen, para lang po itong Microsoft Office. Okay? Meron lang din po siyang mga icons or symbols na kinakailangan nyo pong kabisaduhin para po malaman nyo po yung mga gamit po ng mga symbols po na iyan. No? Kung sa una po, alam ko po medyo mahirap po yan sa umpisa, ganyan po talaga dahil naninibago lang po tayo sa mga icons po na nakikita po ninyo sa inyo pong screen. Okay? So, una po ito pong page management menu. So, dyan po ninyo makikita yung mga slides po na gagamitin po ninyo sa inyo pong pagtuturo. Okay? Tapos, kunyari naman po, ito pong pencil, ito naman po yung magagamit po ninyo sa inyo pong pagsusulat. So, ayan po. For example po, meron po kayo ditong PowerPoint tapos may gusto po kayong i-highlight, you can use this pen po para po bilugan yon or kaya i-highlight. And then ito naman pong eraser, ginagamit po yan para po burahin po yung mga sinulat po natin. Pwede mo po siyang lakihan. Okay? Ayan po. So ganyan lang po yung ating gagawin. Tapos kung gusto naman po i-undo na lang yung ginawa mo po, ganyan lang po yung gagawin. Okay, para hindi na po tayo magbura. Okay? But ngayon po, teachers, hindi ko na po muna yan sa inyo isa-isa yan kasi po sa pinaka-video po natin sa atin pong sa atin pong tutorial series po na ito, ay tuturo ko po yan isa-isa sa mga video pa po na i-upload ko para po mas maunawaan po ninyo yon dahil isang video po, isang topic lang po yung akin pong i-upload. So yung gagawin ko lang po, teachers, para po sa video na ito, ay ipapakita ko po sa inyo na pwede ko po palang i-integrate dito yung mga power yung mga slides po na ginamit ko po kanina sa akin pong intro. Ayan po. So yung gagawin niyo po, teachers, para po maging madali po yung ating pagtuturo sa akin pong mga susunod pa pong video, ay ito po yung akin pong assignment para sa inyo. So gusto ko po, teachers, na aralin po ninyo yung mga icons po na nakikita po ninyo sa inyong screen. Ito po yung main toolbar, okay? Pag sinabi pong main toolbar, ito po yung mga tools na madalas po nating ginagamit, okay? Ito po yung nakikita po ninyo dito po sa inyo pong left side ng inyo pong screen. Pwede nyo rin po yan, teachers, i-move po kung saan nyo po gusto. See? So, kanina po nandito sa left, napunta na po siya sa right. Kung gusto mo natin i-move, kiklik lang po natin itong arrow po na ito. Tapos, napupunta na po siya ulit dito. Pero kung gusto po natin siyang i-move dito po sa atin pong center sa ibaba, pwede naman po. So, ganyan po yung mangyayari. Okay? So, ang laking tulong po kapag na-master na po natin itong kabisaduhin, yung mga icons po na iyan. So, yung files naman po, yan po yung files. Pwede po tayo dyan mag-import and also mag-export po ng PDF file. So, i-click lang po natin yan.
Tapos ayan na po, pwede po tayong gumawa ng bago presentation using my viewboard. Pwede po tayong mag-open ng atin pong mga PDF files, MS Word, MS Slide. So pwede po natin yung i-open dito, tapos i-import po natin katulad po ng ginawa ko. Kung mapapansin niyo po teachers, yung ginawa ko galing lang po ito sa Microsoft Slide. So ginawa ko po siya is in-import ko lang po siya dito. Kaya po naging ganyan yung aking presentation. Okay? So next naman po is yung Magic Box. Dito po sa Magic Box, marami po kayo dyan pwedeng gawin. Dito po sa Magic Box, pwede po kayo dito mag-import ng mga displays galing po sa Google Classroom, galing po sa YouTube, na pwede nyo pong magamit po sa inyong pagtuturo. Yung selection po, pen, eraser, basic na lang po yan, pati po itong handwriting, undo, redo, and then yung number po ng page. Ayan po yung una po ninyong kinakailangan kabisado. And then ituturo ko pa po ng mas detalyado po yung mga icons po na yan sa akin pong mga susunod pa pong mga video. So next na po tayo, dito po tayo sa floating tools. Yung floating tools naman po, ito po yung makikita po ninyo dito naman po sa inyong left side sa atin pong ibaba. Okay, ito po yan. Okay? So move, pwede rin po natin siyang i-move katulad po kanina. Yung main toolbar, pwede rin po natin siyang i-move. Click lang po natin ito. Okay, pwede na po natin siyang ilagay kahit saan. Ito pong presentation mode, create mode. Okay, tuturo ko po yan sa mga susunod ko pa pong video. Ito naman pong previous page, next page. Madali lang naman po yan. Kung gusto mo, para lang po siyang PowerPoint presentation. Kung gusto mo po siyang in-next, okay, ganyan po yung mangyayari. Tapos yung new page naman po, pipindutin mo po yan kapag gusto mo naman pong magdagdag pa ng isa pa pong page. May kita nyo po dito, kanina po 16 pages lang po siya, ay naging 18 pages na po siya. 17 pages before, naging 18 po. Kasi dinagdagan ko na po siya ng isa pong page. So, ayun lang po teachers para po sa tutorial po natin ngayong araw. Sana po may natutunan po kayo. Sa susunod pa pong video natin, ay tututok na po tayo sa mga mas detalyado pa pong talakayan sa mga features pa po ng My Viewboard. So, i-click nyo lang po yung subscribe button para po maging updated po kayo sa mga future educational video na i-upload ko pa po. Pati po yung notification bell, hit nyo na rin po yan para po manotify po kayo sa mga educational video pa po na akin pong i-upload. So, that's it teachers. Have a nice day po at mag-ingat po tayong lahat.